Binilinan din siya ni Lester na magsuot ng sweater o pananggalang salamig dahil malakas daw ang hangin sa labas. Kaya kumuha pa siya ng pansuso na damit sa kwarto at pamindong bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Pagdating nila sa kubo na kinaroroon na ng daddy niya ay busy ito sa pag-aayos sa mga lambat na ilalagay siguro nito sa palaisdaan nito. Oh, andyan na pala kayo. Dito kayo maupong dalawa. Turo ng daddy niya sa isang panig ng kubo na bakante at inalalayan pa siya ni Lester para umakyat. Hindi na lang siya kumibo at katabi lang nila ang daddy niya. Kung tatarayan niya, si Lester ay malamang mapapagalitan siya nito. Pagkaupo niya sa upuan katapat ng inuupuan ng kanyang daddy, ay agad siyang napalingas sa paligid. Halos kainin na ng dilim ang paligid pero ang liwanag na nagmumula sa buwan ang siyang nagbibigay ng liwanag sa gabing iyon. Pati ang hangin na malamig ay parang nag-aaya ng mahimbing na pagtulog sa gabi. Napakapit na lang siya sa suot niyang pangginaw. Nagpapasalamat siya at pinagdala siya ng pananggalang sa hangin ni Lester. Kung hindi ay malamang na mga tugsiya sa ginaw. November pa naman, kaya siguro ganoon kalamig ang simoy ng hangin sa lugar nila. Tatay Alfredo, sa Lunes na lang po kami pupunta ng bayan para makapagpa-check up ni Nicole. Pagbibigay alam nito sa kanyang ama. Ito na lang ang sinabi niyang araw na pumunta sila sa bayan dahil gusto na niyang makainom ng gamot na kailangan niya at mukhang mas excited pa ata si Lester sa pagpunta sa bayan para makapagpa-check up siya. Kayong bahalang dalawa, Lester. Mabuting at masasamahan mo itong anak ko sa pagpunta sa bayan. Alam ko namang hindi mo siya pababayaan. Komento ng kanyang daddy. Napatingin siya sa gawin ni Lester at hinintay niya ang magiging reaksyon nito sa sinabi ng kanyang ama. Pero nanatili lang itong nakangiti at walang salitang namutawi sa bibig nito. Para bang sang-ayon din ito sa sinabi ng kanyang ama. Nagkwentuhan ito at ang kanyang daddy na may isang oras din tungkol sa palaistaan at sa nalalapit na paliga sa kanilang barangay. Nalaman din niya mula sa pagkukwentuhan ng mga ito na ang may-ari pala ng kubong nakita niya kanina malapit sa kanilang palaisdaan ay si Lester. Dito pala ito tumutuloy habang nandito sa La Union at may bahay din pala ito sa Manila. Parang wala naman kasi sa itsura nito ang may kaya. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang sabihin ng kanyang daddy ang tungkol sa mga negosyo nito. Bukod pala sa palaisdaan ay may mga hardware ito sa Manila na pinamamahalaan. Kaya lang, kahit ganoon na may pera naman ito ay wala naman pala itong sarili pang pamilya. Ang mga magulang at kapatid nito ay nasa ibang bansa pala. Ito lang daw ang naiwan at hindi nito gusto ang buhay sa ibang bansa. At kaya pala ito napadpad sa La Union at nagkaroon ng palaisdaan ay dating taga doon na naging una nitong girlfriend. Kaso ay namatay naman daw ito dahil sa sakit sa puso. Kaya hindi naging madali na umalis ito at lisanin ang lugar ng Santo Tomas. Hanggang sa nakilala nito ang daddy niya dahil nakasabay ito sa sakyan ni Lester para bumili ng pagkain ng isda sa bayan. Simula noon ay naging malapit na daw ang dalawa at palagi pala siyang ikinukwento ng daddy niya kay Lester. Ngayon lang niya nalaman. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Lester na umuwi para magpahinga. Babalik na lang daw ito bukas para makikain ulit ng umagahan. Magdadala na lang daw ito ng ulam para wala siyang masabi na palagi na lang itong nakikikain sa kanila. Natuwa na lang ang daddy niya sa biruan nila. Masarap itong kausap. Medyo madalas nga lang itong seryoso kapag ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa buhay at pag-ibig. Pag-alis na Lester ay sakto namang natapos na rin sa ginagawa ang daddy niya at itinabi na nito ang lambat na inaayos at saka ito umarap sa kanya. Nicole anak, bakit po daddy? Takang tanong niya dito. Gusto ko lang sanang itanong ang tungkol sa ama ng dinadala mo. Ang sabi mo ay kasal kayo, hindi ba? Napaangat agad ang tingin niya sa gawin ng kanyang ama nang maintindihan niya ang sinabi nito na tumimo sa kanyang isip. Ang akala niya ay hindi na magtatanong pa ang kanyang daddy sa mga nangyari sa kanya dahil nasabi na niya dito ang tungkol sa dahilan niya kung bakit mas pinili niyang lumayo sa ama ng baby niya at yun ay para maprotektahan niya ang kanyang anak laban kay Liza. Pero nagulat siya ngayon at muli ay binuksan nito ang problema na pilit niyang tinatakasan. Daddy, okay lang anak kung hindi mo pa kaya mag-open sa akin pero sana ipagkatiwalaan mo ako bilang daddy mo. Hindi man ako naging perpektong ama sa iyo dahil hindi ko kayang pagsabayin ang responsibilidad bilang ama at ina sa iyo. Lagi mo lang tatandaan na nandito lang ako palagi sa tabi mo, anak.
at hinawakan nito ang mga kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Napatulo na lang bigla ang mga luha sa mata niya. Mabilis ang walang ano-ano ay lungkot na lumukob sa kanya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Tama siguro ang sinabi nito na dapat niya itong pagkatiwalaan at ama niya ito. At wala na siyang ibang matatawag na pamilya kung hindi ito lamang. Kaya nararapat na lamang na malaman nito ang mga nangyari sa kanya at kung bakit siya humantong sa sitwasyon na ito. Hunter. Hunter Montefalco po ang pangalan ng asawa ko at ama ng pinagbubuntis ko, Daddy. Hindi na rin siya nakatiis at sinabi na niya ang pangalan ni Hunter dito. Siya po yung pinabugbog niyo ni Rico dati noong nasa college pa lang kami. Pagtatapat niya dito, si Hunter ang napangasawa mo? Hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Opo, Daddy. Paano naging Montefalco ang apelyido ng asawa mo? Hindi naman yun ang apelyido niya, hindi ba? Gulat na tanong nito sa kanya. At parang siguradong sigurado ito sa sinabi nito sa kanya tungkol sa apelyido ni Hunter. Opo, Daddy. Ngayon lang din po niya sinabi sa akin na isa pala siyang Montefalco. Yun pong ginamit niya na apelyido dati ay apelyido ng mama niya. Tapos noong kinuha na po siya ng papa niya pagkamatay ng mama niya, ay sa kanya pinalitan ang apelyidong gamit niya at sinunod na niya sa totoong apelyido ng kanyang ama. Kwento niya. Ano naman ang pangalan ng ama ni Hunter? Halos nagkakandautal ang pagtatanong sa kanya ng daddy niya. Leonardo Montefalco po, Daddy. Wala sa loob na bigla niyang sagot dito. Hindi niya nakita ang unang naging reaksyon ng kanyang ama nang sabihin niya ang pangalan ng papa ni Hunter. Pero nang lingunin niya ang kanyang daddy, ay tahimik na ito at nakayuko na lang habang nakakuyom ang mga kamao. Nagulat siya sa naging reaksyon nito. Meron ba siyang nasabing masama? Parang biglang nag-iba ang mood nito nang marinig nito ang pangalan ng kanyang biyanang lalaki. Akmanan niya itong tatanungin nang maunahan siya nito magsalita. Ang ibig bang sabihin, nagtrabaho ka sa kumpanya nila Hunter kaya nagkita ulit kayo? Hindi makapaniwala ang tanong ng daddy niya. Hanggang sa mga oras na iyon ay kita niya sa mukha nito ang galit sa bawat natutuklasan nito sa napangasawa niya. Hindi po, Daddy. Sa Montefalco Advertising Agency ako nagtrabaho. Yung kapatid po niya ang boss ko. Hindi ko nga po pala nasabi sa inyo na lumipat ako ng trabaho dati. Ang buong akala kasi ng daddy niya ay sa dati pa rin siyang opisina sa Quezon City nagtatrabaho. Sinadya kasi niyang hindi sabihin dito ang paglipat niya ng trabaho dahil baka mag-alala ito sa kanya. Hinaras kasi siya ng dati niyang kasamahan kaya napilitan siyang lumipat ng ibang mapapasukan. At kung nalaman iyon ng kanyang daddy ay paniguradong pauuwiin siya dito sa La Union. At ayaw naman niyang dito magtrabaho kaya nilihim na lang niya ang paglipat niya sa Makati sa Montefalco Advertising Agency. Para nanlumo ang itsura ng kanyang ama matapos nitong matuklasan ang lahat tungkol sa asawa niya. Hindi pa rin niya alam kung bakit pero sa pakiramdam niya ay meron din siyang dapat na malaman sa daddy niya tungkol sa kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon nito nang matuklasan nito ang tungkol sa apelyido ni Hunter. Daddy, tawag niya dito. May problema po ba? Hindi na siya nakatiis at tinanong na niya ito dahil nanatili pa rin itong tahimik. Ang mga Montefalco ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng naipundar namin ng mommy mo, Nicole. Saad nito sa kanya. Sa una hindi pa niya naintindihan ang sinabi nito sa kanya pero sumunod na sinabi nito ang nagpagulantang sa kanya. Sinisi ako at pinagbintangan ng ama ni Hunter, si Leonardo Montefalco, na inagaw at may relasyon daw kami ng asawa niya. Dugtong ng daddy niya sa una nitong sinabi. Paano po kayo nagkakilala ni Tita Agnes, Daddy? Litong man at hindi rin makapaniwala ay nakuha pa rin niyang tanungin ng daddy niya dahil hindi pa maliwanag sa kanya ang lahat. Nakilala ko siya nang minsan na kung pumunta sa isang gathering na nandoon din ang asawa nito na si Agnes Montefalco. Nag-uusap lang kami ni Agnes nang makita kami ni Leonardo at inakala nitong may ginagawa kaming masama. Simula noon ay naging mainit na ang dugo nito sa akin at lahat ng transactions ng business natin ay hinarang na niya. Hanggang sa tuluyan ang nalugi ang lahat ng negosyo natin. Malungkot nitong kwento sa kanya.
Parang mas lalong naging mahirap ang sitwasyon nila ni Hunter nang malaman niya ang tunay na nangyari sa daddy niya at sa papa ni Hunter. Lalo siya nang lumo dahil doon. Kaya pala nang tanungin siya ng papa ni Hunter tungkol sa apelyido niya ay kakaiba din ang reaksyon nito. Noon pala ay mayroon ng hindi magandang nakaraan ng mga magulang nila. Nang makita niya ang daddy niya ay walang pinagbago ang itsura nito. Malungkot at matamlay pa rin ito. Ganoon siguro kasakit ang naramdaman nito nang maalala muli nito ang mga nawala sa kanilang mga ari-arian. At isama pa doon na matuklasan pa nito na isang Montefalco ang napangasawa niya. At panigurado, katulad niya ay wala ding alam si Hunter sa mga nangyari sa mga magulang nila. Niyaya na siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay ng kanyang daddy nang makita nitong wala na din siyang imik. Halos manlamig na ang mukha niya sa sobrang lakas ng hangin kaya inakbayan pa siya nito para alalayan na maglakad. Kinabukasan ay hindi na binuksan pang muli ng daddy niya ang naging usapan nila kagabi. Parang ayaw na nitong madagdagan pa ang isipin niya siguro. Basta sinabihan lang siya nito na magiging maayos din ang lahat at huwag siyang mag-alala ng masyado. Lumipas ang ilang araw at naging komportable na siya sa bahay nila kasama ang daddy niya at si Lester. Palaging ito ang nakakatulong niya sa kusina sa paghahanda ng pagkain nila. Pagkatapos ay kukulitin naman siya nitong maglakad-lakad sa labas ng bahay nila at makikipagkwentuhan naman ito sa kanya habang naglalakad sila. Ipinasyal na din siya nito sa sinasabi ni Mylana Beach malapit sa lugar nila. At masasabi niyang na-enjoy niya ang company ni Lester dahil simple lang itong lalaki at palagi siya nitong napapatawa. Ready ka na, Nicole? Tanong sa kanya nito nang makita niya itong naghihintay sa labas ng kanilang bahay habang nakaupo sa kubo. Ngayon kasi sila pupunta ng bayan para magpa-check up. Oo, maglalagay lang ako ng tubig sa tumbler. Sagot niya dito. Magdala ka na rin ng bimpo para pamunas ng pawis mo. Baka kasi tanghali na tayo makauwi. Medyo mainit na rin sa labas pag tanghali. May pinabibili din kasi sa tatay Alfred. Saad nito sa kanya. Opo. Mabiro niyang sagot muli dito. Medyo nasasanay na rin kasi siyang biruin ito dahil komportable na rin naman itong kausap siya. Nang makarating sila sa bayan ng Santo Tomas ay agad nilang hinanap ang clinic na pinagtanungan ng daddy niya noong nagpunta ito ng bayan kasama si Lester. Nakita naman nila agad iyon at pangalawa lang sila sa pila. Kaya medyo makakauwi sila ng maaga pagkatapos nilang mamili ng kailangan nilang bilhin. Maraming ibinilin ang doktor na nag-check up sa kanya. Napagkamalan pa nga nito si Lester na asawa niya dahil pati sa loob ng clinic ay sinamahan siya nito. Hindi naman siya sumagot at hinintay niyang si Lester na ang sumagot sa doktor. At laking pasasalamat niya na hindi ito nagsinungaling at nagpanggap na asawa niya at ama ng dinadala niya. Pati mga gamot ay si Lester na rin ang bumili sa butika. Hinintay na lang niya ito sa pick-up na dala nila at baka daw mapano pa siya dahil sa sobrang init sa labas. Makalipas lang ang isang oras ay bumalik na din agad si Lester at halos mapuno ang likod ng upuan ng pick-up nito sa dami ng pinamili nito. Kasama na siguro doon ang ibinili ng daddy niya. Pagkapasok ni Lester sa loob ng sasakyan ay agad niyang iniabot dito ang tumbler na baon nila para makainom din ito ng tubig. Malamang nauhaw na ito at nagulat pa ito sa ginawa niya pero nakuha pa din siyang ngitian nito. Salamat! Iniabot muli nito sa kanya ang lalagyan ng tubig saka pinaandar na ang kotse nito. Nang makarating sila sa kanilang lugar ay ipinarada na ni Lester ang sasakyan nito sa gilid ng daan sa tabi ng isang palaisdaan. At wala naman itong paradahan sa tabi ng bahay nila. Kaya isa-isa nitong binuhat ang mga plastic na kinalalagyan ng mga pinamili nila. Binilinan siya nito na huwag nang magbuhat at kaya na nitong dalhing mag-isa ang mga supot na pinamili. Kaya hinintay na lang niya itong bumalik ng maipasok na nito ang unang mga plastic na dala nito sa bahay. Doon niya biglang napansin si Myla na nakatingin sa kanya. Myla, tawag niya dito. Lumapit naman ito at tiningnan ang nakabukas na pinto ng pick-up na Lester. Malungkot ang itsura nito. Hindi katulad noong una silang magkita at mag-usap. Parang may problema ata ito. Namili pala kayo ni Kuya Lester sa bayan? Malungkot ang boss nito nang tanungin siya. Oo, mga pang-ulam sa bahay, saka personal na gamit. Sagot niya dito.
at pareho silang napatingin sa papalapit na si Lester. Nakita naman ni Lester si Myla pero hindi nito binati ang dalaga. At nagtaka na lang siya kung bakit napayuko si Myla pagkatapos na hindi ito pansinin ni Lester. Parang may something ang dalawa na ito na hindi niya alam. Pagdating nila sa loob ng bahay ay tinanong niya si Lester kung anong gusto nitong ulam at magluluto na siya ng pananghalian. Ang daddy naman niya ay walang problema sa ulam. Kahit ano naman ay kinakain nito kapag nakahain na sa mesa. Si Lester lang talaga ang inaalala niya. Pero kung siya ang tatanungin ay mas gusto niya magluto ng sinigang na hipon ngayong tanghali. At saka siya maghihiwa ng sariwang mangga na binili nila sa bayan kanina. Ikaw nang bahala. Kung ano sa tingin mo masarap sa tanghalian, yun ang lutuin mo, Nicole. Suwestiyon ito sa kanya. O sige, ako nang bahala sa tanghalian natin. Magluluto ako ng sinigang na hipon. Mukhang masarap kasi yun. Nakanguso pa niyang sagot dito. At nakita niya ang pagtawa nito dahil sa sinabi niya. Dito lang ako sa kubo. Paalam nito sa kanya at tinanguan niya ito bago lumabas. Pero pagkatapos niyang magsalang ng sinaing ay dinalhan niya ito muna ng juice at isang balot ng tinapay. Lumipas ang ilang buwan at hindi na malaya ni Nicole na 6 na buwan na ang dinadala niya. Nagpapasalamat siya dahil nakaya niya ang mga lumipas na buwan dahil sa daddy niya at sa tulong ni Lester. Malaki ang naitulong nito upang kahit papaano ay makalimutan niya si Hunter. Si Lester din halos ang nagpuno ng lahat ng responsibilidad ni Hunter sa kanya at sa anak nila. Hindi ito umalis sa tabi niya katulad ng kanyang daddy. Palagi itong nakaalalay sa kanya sa lahat ng kailangan niya. At mabuti at hindi siya ganoong kahirap magbuntis. Pati noong naglilihis siya dahil hindi siguro niya makakayanan ang lahat ng pinagdaanan niya sa nakalipas na 6 na buwan. Kung siya lang mag-isa. Naalala niyang bigla si Monica. Ang best friend niya. Hindi naman niya matandaan ang number nito para makontakt niya ito. Pati kasi cellphone ay naiwan niya sa bahay nila ni Hunter. Pero naalala niyang minsan ay nasabi niya kay Monica ang lugar nila ng daddy niya dito sa La Union. Busy din siguro ito sa trabaho kaya hindi siya nito napagtutuunan na hanapin. Mainam na iyon at nang hindi na ito mag-alala pa sa kalagayan niya. Kagigising lang niya ng hapon na iyon nang mapagpasyahan niyang puntahan ng mga daddy niya at si Lester sa palaisdaan. Mag-harvest na raw sila ng mga bangus ngayon para maibenta sa mga buyer na galing ng Manila. Na-excite siya dahil ngayon pa lang siya makakakita ng nag-harvest ng mga bangus. Pagdating niya sa palaisdaan nila ay nakita agad niyang nakatayo si Lester at ang daddy niya sa gilid ng palaisdaan nila. Kinakausap na mga ito ang mga nakalusong na mga mangingisda na may hawak na mga lambat. At ang mga bangus pala na inalagaan ng daddy niya ngayon ay bangus dagupan. Kaya ang lalaki nito at parang ang sarap iihaw at palamanan ng kamatis at sibuyas. Naglaway siyang bigla. At nang matapos na makumpleto ang order na bangus na mga kakilala ng daddy niyang buyer ay may natira pang 5 bangus na malalaki. Kaya inuwi na nila iyon. Ang balak niya ay magdaing at ibabad ito sa bawang, paminta at suka, ang 1 piraso para ulam nila kinaumagahan. Naglalakad na sila papunta ng kanilang bahay nang makasalubong nila si Myla. Ginitaan niya agad ito at masayang binati. Myla, tawag niya sa pangalan nito. Nicole, kumusta ka na? Bati nito sa kanya pero napansin agad niya ang pag-iba ng aura ni Lester. Nagdilim ang mga mata at pati ang kilay nito ay halos magsalubong na. Huminto din kasi ito sa paglalakad kasama ang daddy niya nang kausapin niya si Myla. Okay lang? Nga pala, heto ang 1 bangus na 6 ni na daddy. Hinawakan niya sa malaking buntot ang 1 bangus at inabot dito. Salamat Nicole, meron na kaming uulamin mamayang hapunan. Nakangiti nitong tugon sa kanya at nagpaalam na rin ito na may bibilhin pa sa malapit na tindahan. Nakita niya rin na bahagya nitong sinulyapan si Lester bago tuluyang umalis. Pagdating nila ng bahay ay agad siyang nagpresenta na ipagtitimpla ng kape ang kanyang daddy at si Lester dahil iyon naman ang libangan ng mga ito pagkatapos ng pagtatrabaho sa palaisdaan. Pero tumanggi ang mga ito na ipagtimpla niya ng kape at baka daw mapagod siya sa paggalaw. Medyo malaki na din kasi ang tiyan niya kaya siguro nahihiya na ang mga ito na mag-utos sa kanya. Pero syempre,
pinilit niya pa rin ang gusto niya. Kaya naipagtimpla niya ang mga ito na maiinom na kape kahit ayaw nila. Naglabas din siya ng tinapay na loaf bread at mayonnaise para itambal sa iinumin nilang kape. Nang makita ni Lester na may dala siyang tinapay at palaman, paglabas niya ng kusina ay agad itong napapalatak. Napakakulit talaga ng anak niyo, Tatay Fred. Sinabi nang huwag na magtimpla ng kape at baka mapagod pa siya. Hindi pa rin nakinig. Inis na tura nito sa kanya. Sanay na siya sa ganoong tono ng pananalita sa kanya ni Lester. Sa looban naman ng 6 na buwan, araw at gabi ata silang magkasama. Uuwi lang ito sa kubo nito sa bungad kapag matutulog na sa gabi. Kaya alam na niya kahit papaano ang ugali at gawin nito. Hindi naman mabigat na gawain ang pagtitimpla ng kape, no? Kunin mo na lang kaya yung mga tinimpla kong mga kape niyo sa kusina at ipagpapalaman ko pa kayo ng tinapay. Nakanguso niyang sagot dito. Napapailing pa ito bago tuluyang pumasok sa kusina. Tinulungan pa siya ng daddy niya para makaakyat ng kubo dahil may 4 na baitang pa ito na hagdan na dapat niyang akyatin bago makaupo sa loob nito. Presko ang hangin na gumugulo sa mahaba niyang buhok at masarap talagang uminom ng kape dito habang tinatanaw ang malawak na mga palaisdaan. Paglabas ni Lester sa loob ng bahay ay dala na nito ang 2 tasang kape na ipinatong pa nito sa maliit na platito. Tatay Fred, heto na po ang kape na tinimpla ng anak niyong matigas ang ulo. Idiniin pa nito ang salitang matigas ang ulo. Inrapan niya ito nang marinig ang pang-aasar nito sa kanya at saka nakita niya na nakangiti ang daddy niya sa kanilang dalawa. Kayo talagang dalawa? Para kayong aso't pusa, no? Nakangiting komento ng daddy niya. Maiwan ko muna kayo dyan at kakausapin ko lang si paring Saldi tungkol sa sinasabi niyang buyer ng bangus. At kinuha na nito ang isang kape na dala ni Lester. Masaya si Nicole na kahit paano ay hindi na ganoon kadalas nilang pag-usapan ng daddy niya ang tungkol kay Hunter. Ang mahalaga daw ay nakalayo siya sa pamilya nito bago lumala ang lahat sa kanilang dalawa. Masakit man na isipin na pati ito ay tutol sa naging relasyon niya kay Hunter. Ay, tinanggap na lang niya ng maluwag sa puso. Baka talagang hindi sila tinadahaanan ni Hunter para sa isa't isa na magsama. Marami siyang naririnig na ganoon ang sitwasyon. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Muli na namang sumilay ang lungkot sa puso niya nang maalala ang pangalan at imahe ni Hunter. Akala niya sa paglayo niya ay makakalimutan niya ito ng tuluyan. Pero hindi iyon ang nangyari. Mas lalo pa niya itong na-miss. Ang boses nito, ang amoy nito, ang gwapo nitong mukha at ang mga titig nito na nakakapagpaliyo sa kanya. Hindi man niya ito nakita sa loob ng 6 na buwan pero palagi niya itong iniisip sa gabi bago matulog. Pagkagising sa umaga at maging kapag siya lang mag-isa sa loob ng bahay ay sumasagi ito sa isip niya. At kung sana'y magkikita man sila pagdating ng panahon ay yung tipong wala ng bakas ng pagmamahal at galit na nasa puso niya. Galit dahil hanggang sa huli ay nagsinungaling pa rin ito sa kanya na wala itong relasyon sa Liza na iyon. Samantalang kulang na lang ay hawakan ito ni Liza sa leeg para lang mapasunod sa lahat ng gusto nito. Uy, bakit bigla ka atang natahimik dyan? Untag ni Lester sa kanya. Tiningnan niya ito saglit saka inayos ang tinapay na nasa plato na mayroon ng palaman. Okay lang ako, meron lang ako naisip bigla. Pagdadahilan niya. At sino naman ang naisip mo? Kumagat naman ang tinapay na may palaman si Lester pagkatapos siya nitong tanungin. Alam niyang may laman naman ang tanong nito sa kanya. Ikaw, kung paano kita mapapatalsik sa bahay namin? Asar niya dito. Ouch, bakit naman? Ganun ba ako kalakas kumain para palayasin mo sa bahay niyo? Napahawak pa si Lester sa dibdib nito habang sinasabi iyon. Napasambula tuloy siya ng tawa dahil doon. Minsan ay isip niya na magkamukha ng personality sa pagpapatawa si Jason at si Lester. Talagang effective ang mga ito sa pagpapatawa sa kanya. Oo kaya, alam mo bang isang kabang bigas ang nakakain mo 1 linggo pag sa bahay ka namin kumakain? Tudyo niya pa dito at napatawa naman ito. Yaan mo Nicole, magdadala na lang ako ng sarili kong kanin kapag makikikain ako sa bahay niyo. Natatawang sagot nito sa kanya. At saka, hindi ako pwedeng umalis sa bahay niyo basta. Sino na lang ang tatawagin mo kapag nanganak at lumabas na ang cute na baby na ito, di ba?
Hinimas pa nito ang maumbok niyang tiyan. Nagulat siya sa ginawa ni Lester, pero naisip niya na lang na parte iyon ng pagiging magkaibigan nila, na mag-alala sa batang dinadala niya. Tinuring na rin kasi nitong parang anak ang baby niya dahil ito ang nakasama niya habang lumalaki ang anak niya sa loob ng tiyan. Araw-araw kinakausap pa nito ang anak niya kapag may oras ito. At yun ang bagay na hindi nagawa ni Hunter sa anak nila. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang may isang boses na pumailan lang sa gawing baba ng kubo. Malapit sa pintuan at kita silang dalawa habang nakaupo at magkatabi sa upuan ni Lester. Nicole! Nang lingunin niya ang direksyong iyon ay para siyang nanigas sa kinauupuan niya nang mapagtanto kung sino ang taong tumawag sa pangalan niya. Buo at puno ng tapang ang boses ni Hunter nang marinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. Hindi siya agad nakakilos nang makita niya itong madilimang itsura sa baba ng kubo. Kita niya kung paano nitong titigan ng masama si Lester na ngayon ay nasa tabi pa rin niya. Hindi rin ito umimik agad at parang naghihintay na lang ito ng susunod na mangyayari. Nakasuot ito ng long sleeve na kulay asul at halatang galing ito sa mahabang biyahe dahil magulo na ang buhok nito at bakas ang pagod sa mukha nito. Hunter, sa wakas ay nasabi niya muli ang pangalan nito. Nakatitig pa din ito sa kanila ni Lester at hindi nawawala ang madilim na aura sa mukha nito. Hindi niya namalayan na nakapasok na pala sila sa loob ng bahay matapos ang nakabibiglang tagpong iyon. Nagulat siya, hindi dahil sa naabutan sila ni Hunter na masayang nagkukwentuhan habang hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Kung hindi nagtaka siya kung bakit bigla itong sumulpot sa kanilang bahay ng walang ano-ano. Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? Sinabi kaya ni Monica? Naisip niya, bakit pa nga siya mabibigla na mahanap siya nito? Kaya naman itong halugugi ng buong Pilipinas para lang mahanap siya dahil sa pera at kapangyarihan nito. Hindi siya bumitaw sa pagkakahawak sa braso ni Lester hanggang sa maiupo siya nito sa kanilang sofa. Alam niyang hindi rin nawawala ang tingin sa kanya ni Hunter simula kanina na bumaba sila ng kubo at wala siyang balak na makipagtalo dito. Wala siyang lakas para gawin iyon. She suddenly felt tired and all she wanted to do that time is to close her room, telling herself that it's just a dream. Seeing him again brings a lot of painful memories at nadagdagan pa iyon ng malaman niya na ang papa nito ang dahilan kung bakit nawala ang buhay na kinagastan niya, lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Saan ka pupunta, Lester? Tanong niya agad dito nang makita niyang tutunguhin nito ang pinto. Nakita niyang nagtagis ang panga ni Hunter nang hindi niya iniwanan ang tingin sa Lester hanggat hindi ito sumasagot. Tatawagin ko lang sa Tatay Alfred. Babalik din ako agad. Paniniguro nito sa kanya sa kasaglit na sinulyapan si Hunter. Nang makaalis si Lester ay doon na niya napagpasyahan na tingnan ang kinatatayuan ni Hunter na madilim pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya. Buong tapang niyang sinalubong ang mga mata nitong punong-puno ng iba't ibang emosyon, pero mas nangingibabaw doon ang galit. Dahil nakita pa niyang kung paano nagtagis ang panga nito nang hindi siya humiwalay kay Lester, kahit pati ng kasya nitong hawakan kanina nang bumaba sila ng kubo. Titig na titig ito sa bilugan niyang tiyan na alam naman niyang sadya nito sa kanya. Paniguradong gusto lang nitong malaman ang kalagayan ng anak nila. Pero nangako siya sa sarili niya na kahit anong mangyari ay hindi nito makukuha sa kanya ang kanyang anak. Kahit saan pa sila makarating, sa kanya lang ang anak nila. Bakit ka nandito? Matapang niyang tanong dito. Hindi naman matatapos ang issue nilang dalawa kung hindi sila mag-uusap. Kaya siya ang naglakas ng loob na tanungin ito. Sinusundo ka? Tipid nitong sagot sa kanya. Kung yun ang ipinunta mo dito, mabibigo ka lang. Hindi na ako sasama sa iyo. Sigurado niyang sagot dito. Hindi na niya balak pang makisama dito kung puro na lang sakit at takot ang mararamdaman niya. What do you mean? Anong hindi ka sasama sa akin? Lalong nagsalubong ang mga kilay nito at inilang hakbang lang ang espasyong pagitan nila. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo, Hunter. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Pagtataboy niya dito, bago pa ito maabutan ng kanyang daddy.